next. Ewan ko eh, balita ko may mangyayari kay ano eh. Mahirap na. Ako, Diyos ko. Basta may isang vlogger mo kang tatagilid ng bongga. Naku, Diyos ko, hindi ko lang sa story ay parikwen. Hindi ko, it's not my story to tell, pero my God. Alam ko yung mangyayari sa kanya. Nakarinig ako ng ano, chika mula sa otoridad. Ganyan. Next, hello mga kababayan. So ngayon, ito yung matindi no, kasi may revelasyon si Tipi. So totoo pala talaga yung revelasyon ni Miss Maharlika kahapon sa kanyang vlog na mayroong ipaparikida itong nasa Malacañang ngayon na mga vloggers no. Na kung saan ay tumutulig sa administrasyon ngayon ni PBBM dahil nga dito sa mga appointees ng Pangulo na mga palpak, kagaya ni Rimulya, number one yan, sinusuka ng taong bayan. Kaya wala talagang mababa pa sa lahat ng mababa ang ratings. At na nahila niya pababa si PBBM sa ratings. Alam naman na niyo yan sa mga survey. Tapos si Katapang, kung ano yung ginawa, di ba? Si Abalos. O, yun, si... si Azurin pa, yung General Azurin na yan. Na kung saan ay ibinulgar niya, di ba, na mayroong dalawang generals na involved sa pulboron, pero hindi niya hinuli, hindi kinasuhan. Sa halip, ay pinagtanggol pa at pinagtakpan. So, isa pa din yun, no? At ito pa ngayon, yung nangyari dito sa, itong si Jaime, itong sa DOTR, na sekretary na si Jaime Bautista, na personal choice ito ng Pangulo na kung saan ay ihihinto na ang tawag dito subsidy no, yung libreng sakay. Pagkatapos itong MRT3 ay gusto pa niya ngayong i-privatize. Tapos ito na namang Naiya Airport ay nais din ipa-privatize. Siguro na bulungan itong mga appointees ni PBBM nang itong lalo na itong si ano si Jaime Bautista no ng DOTR na bulungan yata ni ano ni dating presidente na sumasa impierno na yata na si Fidel Ramos na bulungan siguro na po ibenta boy benta yan ito 2.0 so na ano yon so lahat ng to pa yung meet and greet no na palpak dito nga sa office of the press no na tinitira-tira talaga yun no kung saan ay totoo din naman na talagang hindi pantay yung pagtrato na binigay ng Malacañang sa mga vloggers at sa mga media dahil ang vloggers ang binigay lang t-shirt at doon sa mga media may pamotor, may TV, may laptop at saka iPhone 14 no, na bagong labas. Ang mahal niyan mga kababayan, dito nga sa Kuwait. Ikulang-kulang 500 dinar ang isang iPhone 14. Depende kung halimbawa yung iPhone 14 na 250 GB something ganyan. Ang mahal nun. Halos 500 dinar yun. So, yun yung pinamigay, no? So, insimada, yung naabutan ng iba kasi on time sila, alas 12 yung nakalagay doon sa invitation. Tapos, yung ibang mga vlogger na, ito si pinangalanan ni Maharlika na si Bukangkang, pinagtanggol sila kasi mga vlogger pala yun, ni Bukangkang, no? Yung itong patay gutom na ano, no? Na mga vloggers na maaga pumunta doon yung iba, maliban doon sa mga malayo, halimbawa sa Visayas, Mindanao, dahil may pumunta doon sa Maynila, sa meet and greet na yon. So, yun no, binuljak yun. So, ngayon pala, may binulgar ito si Tipe na mayroon daw ang ipaparikida itong first lady. So, ngayon mga kababayan, totoo pala, talaga ang sinasabi ni Maharlika na mayroon talaga palang mga vloggers ngayon na gustong patahimikin ng first lady.
Gaya siguro ngayon sa pagpapatahimik diyan sa mga mainstream media nga kung saan ngayon ay wala ka nang makikita na mga nagtawag dito, nagsasalita laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na siya tinatawag ngayon na dating anak ng diktador o anak ng magnanak, state tax. Wala ka nang marinig dyan ngayon. No? So, nasiper. So, ano bang ipapagawa ng First Lady sa mga vloggers na tumutuligsa sa mga appointees ng presidente? Although hindi naman dinirekta talaga na ang presidente ang may gawa o kung ano. Bakit hindi pinarikida, ipaparikida ng First Lady? Si, sino ba ito? Si Raul Manuel, na kung saan nung namatay si Percy Lapid, ay direkta niya yung sinasabi, diba? Inanunsyo pa niya yun. Na si PBBM daw ay walang awa na pumapatay ng mga mamamahayag dahil kagaya lang daw si PBBM ng kanyang ama. Diba? So, wala, bakit wala yun? Eh, kung yung mga vloggers din naman siguro na sinasabihan, babaeng ahas, babaeng ahas, walang pinangalanan doon na First Lady. Si Thinking Pinoy ngayon, mga kababayan, ang nagbulgar na kung mayroong binabalak ang First Lady masama sa mga vloggers na ngayon ay kumukuda-kuda sa social media dahil nga sa mga kapalpakan na nangyari sa mga appointees ng Pangulo, na which is inda-iwan natin kung sino yung nag-appoint niyan o nag-ano doon, eh, may balak pala. So ito ngayon, si TP ang nagbulgar mismo sa mga planong, masamang plano ng First Lady. Eh kung totoo ito, aba, so totoo pala na diktador ang pamilyang Marcos. Kasi alam ninyo, yung iba mga vlogger dyan na tiritirado si First Lady Liza Marcos, hindi nyo po pwede sabihin na ano, hindi bebenta sa kahit kaninong may matinong pag-iisip na intention ni First Lady Kuno na ibagsak ang administrasyon. Hindi ganon. Tandaan ninyo, ang apelido ng mga anak ni First Lady ay mga Marcos din. Ang pangalan ni First Lady ay Ferdinand Marcos din. Si Sandro, Ferdinand Alexander Marcos yun. Pag yung mga insulto ng mga vlogger na yan na sinasabi pinapabagsak ni TFL yung administrasyon, eh tangan nyo. Dahil pag bumagsak ang administrasyon, babagsak din yung mga anak niya. Sinong nanay ang gustong gawin sa anak yun? Ano yun? Sasabihin, eh pati na sinasabi yun. No? Baka nakargahan. O, halimbawa, kung ako yung vlogger, halimbawa na hindi makabayad ng credit card, o ditatanggap na ako ng hulog para hindi ako mabatakan ng credit card. O mabatakan ng bahay, kasi hindi lang naman yun ang utang ko sa buhay. Diba? Katuanan lang. Diba, napaka-irrational na, ano yun, pinakasalan ni FL si BBM noong 1990s. Tapos for like 30 years, pinakisamahan niya yung tao para ibagsak ng 30th year. Ano ito? Parang ano? Parang Sleeping Beauty na pag natusok ng karayom, bigla matutulog lahat. Ganon? Labo nun. Diba? Kaya ako, kung napaka-reasonable nung ganang patutsada kay FL, eh huwag na kayo magtaka. Kasi halimbawa, kung ako man yung baon sa utang, mas kailangan na, baka mapilitan ako na tumira kahit na mga tirang ano lang, tirang may rabis lang. Diba? Next. So, malinaw, mga kababayan, ang sinabi ni TP. So, meron pala talagang binabalak ang First Lady ngayon na gawin na hindi maganda dito sa mga vloggers ngayon na tumutuligsa sa gobyerno, no? So, akala ko ba si Thinking Pinoy, pinagyabang niya, ay napakatalino niya. Malabo din pala, sabaw din pala ang utak nito kasing labo ng buhok niya sa noo, sa kanyang ulo, no? Napanot na nga eh, napanot sa pagiging sobrang believe sa sarili, no? Ang linaw-linaw, mga kababayan, na hindi si First Lady ang magpapabagsak sa kanyang asawa, kundi itong mga appointees ni PBBM. Kapag pumalpak ang isang appointees mo sa kanyang trabaho, nagre-reflect yan doon sa presidente. Dahil siya yung nag-appoint yan, kahit sino pang in-appoint yan. O gaya ni Rimulya,
Gaya ni Katapang, nakaupo lang ngayon dyan, di ba? Ilang araw pa nga lang, binalita, di ba? May vlog tayo niyan na doon sa Ordanita may nahulihan ng pulburo na mahigit 1 milyon. At ang may connection doon sa loob ng Bucor, di ba? Ilan-ilan na yun, ilan-ilan pa lang yan, yung mga tanim, ano doon, beer, ngayong Red Horse na nakalata. Marami pang iba. At iba siguro yung kanilang ginagawang report doon kay PBB. Hindi man yan si PBB maniwala sa iba. Maniniwala yan doon sa kanyang appointees. Dahil nagre-report yun sa kanya. So kung ano yung nire-report doon, yun lang ang pinipaniwalaan ng Pangulo. So hindi alam lahat ng Pangulo kung anong nangyayari sa labas. Kung anong ginagawa ng kanyang mga appointees. Nagtatrabaho ba ng maayos? O puro kapalpakan at kahihiyan niya ang kanila ang ginagawa gaya ni Remulla, gaya ni Abalos, o kung sino pa man diyan. Lahat ng mga iyan mag-reflect yan sa presidente. Yun ang sinasabi ng lahat ng mga vloggers na nagtutulig sa dito sa mga appointees ng ni PBB. Kasama na ako diyan. So mali itong sinasabi ni Thinking Pinoy na si First Lady ang magpapabagsak sa kanyang asawa. Ang bugo pala nito eh. Kalibasan na upaw ka na dung. Eh, kala ko ba katalinuhan ka? Kasi masyado kang believe sa sarili mo at kinukutya mo pa si Maharlika dahil sa kanyang utang sa credit card. Hello, saan kuiba ka ba nakatira? Na halos buong mundo ngayon ay credit, maliban lang sa mga pobre. Sa Pilipinas, yung karamihan lang credit card. Dito sa ibang bansa, puro credit card na halos ang gamit. Bihira ang cash dito. Kaya mapobre dito, kaya may credit card ang mga tao dito, thinking Pinoy, no? Maraming, kung yung ang mga mayayaman may utang, yun pa kayang kasi gaya ni Miss Maharlika. Pero kung ako naman, mas mabuti na yung nangutang ka, at least makapagbayad ka. Maghingi ka ng extension or buwan or ano doon, no? Na magbayad ka, mag-promise ka, di ba? Kaysa naman sa ginawa ni Thinking Pinoy na nanluloko ng kapwa, lalo na sa mga OFWs. O ngayon, hindi natin alam anong ginawa niya sa Tokyo. Baka doon na naman siguro siya nang huhutot ng mga kapwa ko OFWs. Kung ano naman siguro yung mga kadramahan niyang ginawa ngayon doon sa Tokyo, kaya doon siya. Or baka, di natin alam. Siguro, hindi natin alam, baka ilang bisis na si TP nanalo ng milyon-milyon na lotere dahil manager niya yung andoon nakaupo eh. Di natin alam kung bakit may manager siya, di ba? Di siya artista, hindi siya singer. Wala, lahat, no? May manager siya, bakit? O, magkaroon pala ng manager. May manager pala yung mga extortionist. Yun eh, si TP, di ba? Nang i-extort ng mga OFWs, no? So, yun si TP. Di bali na siguro, may utang sa credit card, basta hindi lang nanluloko ng kapwa na nagpanggap ka pa na mamamatay ka na may taning ng buhay mo, ng nanghihingi ka ng limos. Eh, yung pala ang lusog-lusog halos atakihin na kasing taba na ng baboy at yung buhok, napanot na parang palaka, no? Parang yung American frog na hindi mo maintindihan. So, ganoon si TP, kabalahura. So, ngayon, si TP, mga kababayan, ang nagbulgar ng masamang plano ng First Lady sa mga vloggers na tumutulig sa administrasyon ni PBB. So, ibig sabihin ba nito, diktador ang administrasyon ni PBB? Nako, abangers tayo dyan. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat. God bless po.